Señor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon! Aba, bakit walang kondisyon? Lalaban tayo. Hindi na tayo. Pag-usapin muna natin. Sandali, tahimik! Pag-usapin natin siya magsalita. Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas na gawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan! Ano nangyayari yun? Kataksilan! Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman iminumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway! Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. At kulang tayo sa pera, sa armas, sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. Kahit si Dr. Jose Rizal... Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan. At iniwan niya ang kanyang mga kasamahan na namamatay. Wala akong anak na duwag. At kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laitin ang pamilya ko, Antonio. Hindi panglalait ang totoo. Talagang nasalahin ninyo ang traidor at duwag. Magkapareho lang kayo ng kapatid mong si Juan eh. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang pangalan niyo. Luna! Lunatico! Sa ngalan ng malayang republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. At ikaw din. Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman ito. Kapitan, komandante, arestuhin si Buen Camino. Colonel! Roman! Sumama kayo sa akin. Hindi ako traidor! Labag ito sa konstitusyon! Sumama ka na! Marami ka pansatsat! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Gagalaw! Po! Huwag kang gagalaw. General, gusto niyo bang bumili ng manok? Huwag kang gagalaw. Manong, huwag kayong gagalaw kahit anong mangyari. Senyor, ano pong kasalanan ko? Tumahimik na lang po kayo.
Eh, kung gusto niyo po, kalahati na lang ang ibayad ninyo sa mga manok. Sabihin mo sa kanya, tumahimik siya. Kahit wag niyo na lamang pong bayaran sa inyo. Yan ang gagawin ko sa mga traidor at hindi ako magdadalawang isip. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. General, baka may makadinig. Eh di makinig sila. Mahawa po kayo, senyor. Huwag niyo po akong sasaktan, senyor. Mahawa po kayo, senyor. Hana. Pamanhin po. Para sa bala. Salamat. Gawin niyo na pong hapunan ng manok. Salamat po, senyor. Salamat po. Ang tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayuhan. Mas masahol pa sa mga Amerikano ang mga taong inilalagay ang pangsariling interes. Ang sumusumpa ng katapatan para lamang sa sariling rehiyon at tribo. Yan ang pagpapatunay na hindi pa tayo handang pamunuan ng ating sarili. Espero que acabe ya esta puta guerra. Estoy de acuerdo. El tema, a mí no me importa que los americanos ganen la guerra o no. Con tal de que vaya bien para el negocio, ¿no? Exactamente. Mm. No, gracias. Mi prometido me ha invitado a París. ¿Sí? ¿Te vas a vivir allí? Sí. Después de la boda. Oh, qué suerte tienes. Todos se quieren marchar. Ilan pang mga sundalo ang dumating? 1,000 kalahati mula Pangasinan at Ilocos. May dalang 400 tauhan mula Tayabas, si Teniente Manuel Quezon. Sa inyo na sila lahat pupunta ngayong wala na si Bonifacio. Procopio! Presidente, magpapaalam na po ako. Saan ka pupunta? Sa Arayat po. May pista lang po akong sasaluhan. Iniisip mo pa rin ba si Andres Bonifacio? Nangangamba lang akong may kasunod pa yan. Sapat na po ang depensa sa tatlong kampo. Dito sa atin sa Bagbag, sa Pulilan, at sa hanay ni General Del Pilar sa Kinga. Pero kinakailangan pa po natin ng karagdagang tauhan. Magpadala ka nga ng telegrama kay General Mascardo. Sabihin mo sa kanya, magsama ka ako siya ng dagdag na puwersa, mga kawal, para sa Kinga at dito sa Bagbag. Ah, General. Nagpunta po ng Arayat si General Mascardo. Bakit? Wala po siyang sinabi. Pero ang alam ko po, may pista po sa Arayat. General Mascardo! Telegrama po mula kay General Luna. Ano sabi? Pinababalik po kayo sa Bagbag sa madaling panahon. Kailangan daw po magpadala ng mga tauhan. Kararating ko lang dito, alis na naman ako. At saka wala na daw pong panahon para sa pistahan. Tingnan mo nga yabang ng Luna na yan. Kung makauto, sakala mo, hindi kapwa General ang kausap eh. Sabihin mo sa kanya, hindi lang pistang dinayo ko dito. Kailangan ko rin magsiyasat ng mga sundalo dito sa Arayat. Babalik akong Bagbag kapag tapos ng trabaho ko dito. Sa pagsulong ng mga Amerikano, unti-unti nga atras ang buong pwersa natin habang nagtatayo ng isang malawak na kuta sa Cordillera. At pagdating ng mga kalaban sa Norte, buo na ang depensa. Hindi man natin sila malalamangan sa bilang o sa teknolohiya, tatalunin natin sila sa taktika.
Kailangan pa nating maghukay ng mga trinsera magmula sa Caloocan hanggang sa Novaliches. Galing pong Arayat. Hinihintay ko na lang ang pahintulot ng presidente para maipatupad ito. Laking bilo to. Sana po'y pumayag sila. Dapat. General. Pakitanong mo nga kay Mascardo kung nakakaintindi siya ng Tagalog. Baka naman daw po mas nakakaintindi kayo ng Espanyol kasi malinaw naman daw po. Nakakaintindi ako ng Tagalog! Babalik ako ng bagbag pagkatapos ka dito. Sabihin mo sa kanya, wala siyang kapangyarihan sa akin dahil ako ang komandante ng Pampanga. Binigyan nga siya ng otoridad ni Presidente Aguinaldo sa mga sundalo, pero sa mga... Opisyal na katulad niya, wala kayong karapatang magbigay utos. Ah, ganun ba? Rosca! Tumakbo ka sa Rayat. At sabihin mo sa mukha ng Mascardo niyan na pwede ko siyang... Pareso dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hinahamon ba niya ako? General, ang mahalaga dito ay makabalik ko kayo ng bagbag upang sigay makapagpadala ng mga tauan bago humatake ang mga Amerikano. Iaalis na dapat ako kundi dahil sa kayabangan ng Luna na yan eh. Sino ba siya para utusan ako? May kung naghahamon siya, hindi ako atras! Roman! Magpadala ka ng telegrama sa lahat ng mga opisyales sa ilalim ni General Mascardo at sabihin mo sa kanila na inuutusan ko silang magpulong sa punong himpilan ng Pampanga ngayong gabi. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko kaya walang dapat na tumutol. Rosca! Pumunta ka sa opisina ni Presidente Aguinaldo at sabihin mo sa kanya na... Balak daw hong arestohin ni General Luna si General Mascardo pag hindi pa daw siya sumunod sa utos. Hindi maganda to. Baka naman isipin ng mga Amerikano na nagkakagulo tayo sa sarili nating rango. Totoo naman, di ba? Kung naghahanap ng away yung hayop na yun, away yung bibigay ko sa kanya. Tabi! Tingin niyo yan! Bawal! Huwag niyong susundin ang utos ni Luna. Kunin yung mga armas niyo! Ano pang hinihintay niyo? Tawagin mo si Kapitan Hanolino. Sabihin mo sa kanya, itipon niya lahat ng mga sundalo papuntang bagbag. Sumama sila lahat sa akin. Sabihin mo kay Luna, mas mabuti pang... Ikulong mo na lang daw siya sa kabaong dahil habang buhay siya sa presidente o kapwa kabitenyo lang daw siya makikinig. Pendeo! Ano bang iniisip niya? Ibang bansa na ang Cavite? Inipon na po ni Mascardo ang sundalo at opisyalis niya. Papunta na siya ng Guagua. Anong ginagawa niya sa Guagua? Kung gusto mo daw siya makausap, sa Guagua siya maghihintay. Ilan ang mga tauhan natin ngayon? Andito po si Jose at Manuel Bernat. Kapitan, Komandante General. Huwag kayong maglala, General. Tapat po kami sa inyo. May mga ilang sundalo nagbabantay sa tulay. Si Kapitan Rusia, di pa po nakakabalik. Jose! General. May iwan ka dito kasama ang ilang mga tenyente. Bantayan niyo ang tulay! Lahat ng mga natitira sumama sa akin sa Gogo! Magpadala ka ng telegrama kay Alejandrino at sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng teritory sa Gogo! Opo. At magdala na rin tayo ng kabaong. Magkakaroon po ng malaking kaguluhan sa may Guagua. Nag-aabang na po si General Mascardo kasama ang mga sundalo niya sa pagdating ni General Luna. Kailangan mo na magpasya. General Luna, humihingi po kami ng paumanhin sa ngalan ni General Mascardo. Mga taga-Cruz Roja. Alam ko. General, hindi humaari magkaroon ng gantong gulo sa pagitan ng kapwa Pilipino. May punto siya, General. Hindi ko ginusto to, Komandante. Is... Binibini? General. Sabihin mo kay General Mascardo na binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon para sumuko ng mapayapa. Nasa mga kamay niya ang lahat. Naiintindihan ko kayo mga binibini. Pero huli ng lahat,
Sa presidente lang ako susunod at hindi sa mga taong katulad ni Luna. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ninyo? Isabel. Bahala kay ni Antonio Tomas. Para kay mga bata.